Isa ka bang Filipino senior citizen at nakapag-register ka na ba sa NCSC database online? Siguraduhing na-register ang inyong pag-fill out ng inyong personal details sa pamamagitan ng pag-verify. Kaya sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-verify ng inyong registration para siguradong yan ay counted sa NCSC database. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito and nais mo mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button, mamili kayo ng mga perks na andyan mga ka-vlogs. So last video natin mga ka-vlogs ay nag-remind po tayo para sa ating mga senior citizen na hindi pa po naka-register online sa database ni NCSC. So hindi po yun first time na nag-remind tayo at hindi po yun first time na gumawa tayo ng video about registration dito sa database ni NCSC. So kinakailangan na talaga na bago man tumungtong ang 2024, bago magtapos ang taon na ito, ay nakapag-register na po ang ating mga senior citizen sa database ni NCSC. So regardless po yan, kung kayo ay nakapag-register na sa OSCA or sa DSWD, ayan, kailangan nyo pa rin pong magparehistro online sa database ni NCSC. So alam ko, marami na po sa inyo ang nakarehistro na and maraming nagtatanong po kung paano nila malalaman na yung kanilang pag-register online ay counted na or siguradong napunta po sa system, no, sa database ni NCSC. Well, ngayon nga mga ka-vlogs, pag-uusapan natin yan. Dahil meron pong dalawang paraan kung paano nyo ma-verify ang inyong registration sa database ni NCSC. So, unang-una po ay kailangan nyo pong pumunta sa website ni NCSC. Yan, i-type nyo lamang po sa Google ang ncsc.gov.ph. So, pag punta nyo po sa NCSC website ay makikita nyo po ang ganyan po nasa screen nyo, no? So, meron siyang register and verify. So, kung magparehistro po kayo, yung register yung ikiklik nyo. Pero kung tapos na kayo magparehistro at kailangan nyo pong i-verify ang inyong registration, yan pong i-click ang verify. So, yung verify ang i-click nyo. Then, pag-click nyo po nyan mga ka-vlogs, ay meron pong dalawang choices or pagpipilian paano po ang pamamaraan ng pag-verify. So, unang-una po ang sa pamamagitan ng RRN or the Registration Reference Number. So, ito yung problema ngayon kasi alam naman natin sa mga senior citizen, makakalimutin, no? Kadalasan sa mga senior citizen, medyo hindi na nakakaalala, lalong-lalo pa ito mga tinatawag na registration reference number. So, ang iba hindi na talaga alam, hindi na matatandaan, yung iba hindi po nailista, hindi po na-take note yung registration reference number or the RRN during their registration nila sa database ni NCSC. Well, sa mga naalala pa nila or nakapag-take note sila, nailista nila ang kanilang RRN, good po yun, maganda po yun kasi kung yan po yung choice nyo, kung pipindutin nyo yan mga ka-vlogs ay i-input nyo lang po yung reference number and then yung PKN number po. So, ganun lang po. Then, isubmit nyo. Pero, kung hindi nyo po naaalala ang reference number, ay meron pong pangalawang choice or pagpipilian na sa tingin ko ay mas madali. Yung hinihingi na number 2 kung saan kailangan nyo lamang mag-fill out ng inyong full name or buong pangalan. So, pag-click nyo po niyan mga ka-vlogs ay hihingin lamang po ang inyong full name or buong pangalan, yung pangalan, middle name,
apelyido, at kung meron po kayong mga junior, the first, the second, senior, etc. Ayan, ilalagay nyo din po yan. And then yung birthday nyo. So yung birthday dapat tama. So make sure na tama po yung spelling ng inyong pangalan at yung birthday nyo tama po. So dapat magtugma po yun sa registration nyo po. So hindi po pwede na hindi magtugma dahil hindi po talaga yan ma-verify. So pagkatapos na pong i-fill outan ang full name and birthday nyo, ay i-click nyo lang po yung submit. Then after nyan ay magbibigay po ng verification. So hindi ko na lang po siya mapapakita sa inyo kung ano po yung laman po ng verification, no, the last part, kasi nga hindi naman po ako nagpa-register kasi hindi pa tayo senior citizen. So pero ang last part niyan ay magkakaroon po ng confirmation kung talagang kayo ay nakapasok na sa system, sa database ni NCSC. So ganun lang po naman kasimple mga ka-vlogs ang magpa-verify. So marami kasi sa mga nagtatanong, nagko-komento sa ating mga videos and nagmi-message sa akin sa aking Facebook page na nahihirapan sila. So madali lang po talaga magpa-verify. Actually, mas madaling magpa-verify kaysa magpa-register. Kasi sa pag-register, talagang maraming information ang hinihingi. While sa verification, no, it's either the reference number and your full name and birthday lamang po yung hinihingi. So sa mga hindi pa po naka-register dyan, magpa-register na po kayo. Kasi as of now, no, kung makikita nyo sa inyong screen, ay nasa 3.4 million na po, or 3.4 million mahigit ang naka-register na sa online database ni NCSC. Well, marami na po siya, pero sa tingin ko hindi pa siya nangangalahati. Kasi as per DSWD or the PSA mga ka-vlogs, the Philippine Statistics Authority, na ayon sa survey or sa datos nila, na tinatayang meron pong nasa kung hindi ako nagkakamali, 8 to 9 million na senior citizen or mahigit pa, no? Napakarami pong senior citizen, mahigit pa dyan, no? Ilang million kaya yung senior citizen natin dito sa Pilipinas. So I think hindi pa talaga siya nangangalahati, no, ang nakapa-register dito sa database ni NCSC. Kasi kung makikita niyo, nasa 3.4 million pa siya as of today, November 22, 2023. So habol-habol po tayo sa mga hindi pa naka-register, sa mga hindi marunong. Ayan, marami pa rin po sa ating mga senior citizen ang namong problemas na hindi marunong magpa-register online. Ulitin ko po, ulit-ulitin ko na kung hindi kayo marunong, pwede naman po tayo magpa-assist sa ating mga anak, apo, or kapamilya na marunong pong gumamit ng cellphone at marunong mag-register online. So, pwede din po kayong pumunta sa mga computer shop at makisuyo kayo, no? Makiplease kayo sa doon sa shop, doon sa internet shop or computer shop na i-register kayo online, no? Ipakita nyo lamang ang video na to kasi sabihin nyo, ang link ay nasa description ng video na to. Kasi ilalagay ko ang link na naman, no, dito sa NCSC database online registration, no, para ma-register na po kayo. Lalong-lalo na sa mga senior citizen na nasa liblib na lugar, malayo po sa syudad or sa city. Ayan, so dapat talaga kayo ang prioridad, no, na makaparehistro dito mga ka-vlogs, dahil para isa kayo sa mga mabibiyayaan, no, sa mga ayuda or mga pensyon na inihanda po ng ating gobyerno, gaya po ng social pension, sa ating upcoming universal social pension kung may sa batas na po, ay yung mga naka-register lamang ang prioridad na bigyan ng mga benefits na yan mga ka-vlogs. So ganun po, no, ulitin ko, simple lamang po ang pag-verify. Ayan, pwede kayo makisuyo sa inyong kung sino man ang nasa pamilya nyo na i-verify kayo. Ayan ulit, sa mga marunong naman, ayan, simple-simple lang po mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, and kahit pa paano ay nabigyan ko po kayo ng idea
At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell at ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!